Yo, guys! Check, kamusta? Ayan, mag-update tayo ngayon, guys. Tingnan natin tong update sa Watcher Guru, guys. Ito, oh, napaka-angas na ito, guys, pag nangyari to, no? So, ayan, GTA 6 leak suggests the story will take place in Colombia. So, sa Colombia gaganapin yung mga mission nata, yung parang sa mapa nila. Tama ba? Ayan, story will take place in Colombia, ayan. Miami and will include in-game cryptocurrency rewards for players to earn and trade, guys, no? So alam niyo naman ang GTA. Sabi nga nila, 'di ba? Once na ini-enjoy mo yung laro, tapos nag-earn ka, is the best na 'yon, 'di ba? So alam niyo naman yung GTA simula pa nung unang ginawa ng GTA, kahit yung mga Miami Vice pa, yung mga GTA, basta yung mga nauna pa, 'di ba? Masarap na laruin 'yon, 'di ba? Nakaka-enjoy na laruin yun. Yung mga mission, magandang laruin. Tapos yung kunyari, manggugulo ka lang, mababaril-baril ka lang yung mga tao. Di ba? Tapos ngayon, meron ka ng chance mag-earn ng cryptocurrency. Di ba? So, napaka-angas na ito, guys. So, marami nagtanong dito sa may comment section kung anong coins daw yung gagamitin nila. Pero sa tingin ko, marami rin nag-comment na baka gumawa sila ng sarili nilang coins. Isa pa yun, guys, no? Kasi once na nilabas yung coins na yun, mukhang doon maraming magbibili agad doon kahit wala pa yung laro, 'di ba? Kasi nangyayari 'yun, 'di ba? Yung ilalabas muna nila yung coins bago nila ilabas yung game, 'di ba? So ang mangyayari pag nilabas yung coins niya, maraming magbibilihan niyan kasi ini-expect nila tataas yung coins dahil nga masarap laruin yung Grand Theft Auto, 'di ba? GTA. 'Di ba? Kumbaga alam nilang papatok to, sure, eh. 'Di ba? So guys, napakaangas na ito pag nangyari ito. Sa itong GTA 5, dilalaro nga ito ng panganay ko, GTA 5 eh. So ngayon, GTA 6, ako naman. Di ba? So, pwede yan. So, hindi natin alam kung ilang account pwede natin gawin sa isang, sa isang game. So, mukhang kailangan natin mag-upgrade ng PC, no? Para talaga maganda yung laro natin ng Grand Theft Auto, no? So, ano man sabi nyo dito, guys? Play to earn, lalabas yung GTA, di ba? Alam naman natin yan, guys, napaka-enjoy laruin yung GTA, talagang ubos oras ka dyan, pwede nating i-stream yan. Pwede ka nga mag-stream ng GTA ng sobrang tagal dahil nga hindi mo napapansin yung oras, sobrang enjoy laruin yung GTA. Di ba? Tapos ngayon, may chance ka na mag-earn ng crypto, so napaganda nga pangyayari niyan, guys, no? Matindi yung naisip ng GTA, no? So hindi natin alam kung kailan to lalabas, wala pa. No, pero abangan natin 'yan, guys, no. So pupunta rin tayo sa mga ating mga coins, no, kasi kung papansin niyo, guys, nung nakaraang araw, 'di ba? 22k lang yung ating budget asset dito, 'di ba? Ngayon 27 na, guys, no? Tapos yung BUSD ko na 5k, binili ko siya ng ApeCoin. Ayan, no. Binili ko siya ng ApeCoin, naging 69, no. Yung 5k natin naging 69 na. No, kaya ayan, no? So, medyo tumaas kasi yung mga tinayaan natin, no? So, tingnan natin yung mga tinayaan natin. Itong OP, alam naman natin yan. Diyan yung pinaka-coins ko dito na ayaw ko, eh. Kasi naipit lang ako dito, eh. Kasi nung binili ko to, nasa ano to, yung unang-unang labas niya sa Binance, binili ko siya, tapos nabili ko ata siya, nasa 60 isa, no? So, ngayon, 33. So, talo na ako agad ng halos kalahati, di ba? So, ayan yung OP natin, no? Ayan yung pinaka-subline na coin natin dyan sa ating portfolio. Punta natin yung bet natin. Ayan, yung bet natin, guys, no? Kahit ganyan yan, syempre, nasa kulay green pa rin siya, di ba? So, medyo okay. Tapos, yung gala natin, ayan, yung mga sinabi natin na talagang matitinding, di ba? 8.6% yung gala natin, guys. Tapos, yung ating SHIB, alam nyo naman, nasa SHIB Army tayo. So, oy, dollar. Ayun. So, 2.1%, no? So, medyo mataas tumaas yan, no? Tsaka yung ating ApeCoin. Diba? Ayan, no? Yung ApeCoin natin kasi kahapon ako bumili. Kagabi ba? Tama, kagabi pala. So, mga nasa ano nga lang siya, 239 ata, 38 ako bumili nun, eh. So, ngayon, 284 na siya. So, kaya naging ganyan yung 22k natin, naging 27 na sa loob lang ng dalawang araw, no? Pero sabi nila, marami nagsasabi na magdi-dip pa daw. Wag daw muna, kumbaga parang marami na rin nagsasabi talaga sa akin, eh, nagko-comment, eh, na sabi yung iba nga sinasabi,
2024 pa yung bull market, sabi nila, no? Tapos marami rin nagko-comment na hindi pa yan, hindi pa magbubull. Kumbaga, meron pang isang dip. Magdi-dip pa ng isa bago mag-bull market, sabi, no? Pero guys, ang sa akin lang, ha, ito kasi, ito. Meron akong nakita ng TA dito, ha. Ayan, no? Ng TA analyst na meron silang 74K followers, no? So, ibig sabihin, marami siyang tagasunod, no? So, ito yung TA niya dito, guys, no? Ito yung mga, ito kasi parang ano to, chart ng history, chart to ng Bitcoin, eh, no? So, dito, pataas na nang bumaba dito. Ayan, dito pataas. Tapos nang bumaba na ulit dito, pataas. Ganun din. Parang chart siya. Umulit lang. So, dito, ini-expect nila magbubull na. No? Ini-expect nila yan dito. So, hindi natin alam kung, syempre, ito, mga history kasi ito eh. Diba? So, ganun yung mga nangyari. So, hindi natin alam kung magdi-dip pa ba siya o mag-stable lang siya dito. Hindi siya angat. Dito lang, oh. Bago umangat ng ganun, no? So, para sa akin to, guys, ito yung opinion ko lang dito, no? Ang para sa akin naman, walang nakakaalam ng market, eh, ng galaw ng market, no? Lalo na ng Bitcoin. Kasi alam nyo naman yung Bitcoin ay yung sinusundan ng mga coins natin. So, walang nakakaalam para sa akin, no? Kasi, kung ikaw, i-outsmart mo yung market, doon ka matatalo para sa akin, ha? So, parang ang pinaka-technique lang talaga, na parang gusto kong gamitin sa cryptocurrency is DCA. No, which is, halimbawa, eto, ayan, bumaba ngayon yung SHIB. Nakita ko, pababa yung SHIB. Kukunin ko, ipo-pull out ko ba siya? Hindi ko na siya ipo-pull out, guys. Once na nakita ko siyang bumababa, pwede dagdagan ko na lang siya hanggat hindi niya naaabot yung all-time high niya ulit, no? Nila, pati ng Bitcoin. Na once na makaabot ng all-time high ulit yung Bitcoin, doon na yan, doon ko na makikita, doon na natin titingnan. Pero araw-araw naman titingnan natin tong ano natin, eh. Yung sasabihin ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa portfolio o dito sa asset natin. Tapos kahit papakita ko sa inyo yan. Kung tataas ba siya o bababa, matatalo ba tayo o hindi, no? So ayun, araw-araw ko kayong i-update diyan. Pero tungkol dun sa kung magbubull ba o bull market na ba o magdi-dip pa, para sa akin walang nakakaalam, no? Hindi ko alam kung sabi nila magdi-dip, pero sa para sa akin naman, sana wag na mag-dip, no? Pero kung magbubull, okay din. Kung magdi-dip, okay lang din sa akin, no? Kasi ako pa, for long term naman yung taya ako dito, hindi naman siya for short term, no? At marami naman tayong inaabangan, no? So, ayan guys, no? Ito yung, tignan natin yung ano natin, ha? Yung mga coins natin ng Axie. So, ang Axie natin, AXS natin, ayan, nag- 4.4, no? Bumaba siya ng 4.4. Buti nga hindi ako nakabili ng mga coins ng Axie kasi nga nainip na ako, bumili na ako ng ApeCoin. Etong run, guys, sustain, nagsusustain siya dito, no? Alam niyo kung bakit? Kasi siguro sa ano 'to, eh, paglabas ng Ronin Bridge, no? So talagang nagbabalance lang siya diyan, no? Tapos SLP. Pero yung AXS natin, sa tatlong coin natin, yung AXS yung bumaba, no? Yung SLP, medyo tumaas pa nga, 0.23, oh. Diba? So, bumaba lang siya ng onti dito. Pero 23 pa rin, no? Ayan yung update natin sa ating mga coins, no? Kung titignan naman natin yung mga dev natin, guys, wala pa namang update ngayon, no? So, ayan lang yung update natin yung mga coins, no? Kasi ang pinaka-update pa lang nila ngayon, yung talagang mga update sa mga nanalo sa leaderboard nung season 21, tas yung iaabangan na yung origin, pero ngayon off season pa rin tayo. So mga next day or mga siguro nga mga susunod na araw lang to, mga ilang araw baka maglabas sila ng update tungkol sa ating origin ulit, no? So ngayon ayun lang yung update natin, maikling update lang. At maraming salamat sa ano, gumamit ng aking meron na namang gumamit ng aking ano, guys, eh. Tawag dito. Donation code, kasi nagkaroon na naman ako dito sa aking ano, weto. So, nagkaroon na naman ako, no? Ayan, no, 0.147, no. Nagkaroon na naman ako, no. Nung nakaraang banggit ako ng banggit ng wet, yung pala USD, no, sa USD ako nakatingin. Sabi ko, kumita ako ng ano, ha, 4 WET sa ano, ha, sa Lunation code. Ha. Hindi pala WET, USD, kasi di WET nga, pero dito ako nakatingin, 4 USD 'yun, hindi yung 4 WET. Kamali ako, no.
So ayan, salamat sa gumamit ulit ng aking USD, yung RON ko, ayan pa rin. Tin-transfer ko na lahat ng SLP ko diyan sa RON, no, yung 183 natin, no, na RON. So ayun, i-update natin ngayon, guys, no, araw-araw tayo mag-update. So kung gusto niyo ng mga update sa mga bagong NFT na palabas, update sa Axie Infinity at update sa ating mga coins, no? So huwag niyo kalimutang mag-like, mag-subscribe sa ating channel. Araw-araw tayo nag-update, guys, no, para sa inyo yan. At alam niyo naman, mahal na mahal ko kayo lahat, no? At maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyo, mga kapatid.